daw na loob ko sa'yo ang lahat ng to. Maganda ka na ulit. Sana hindi ka nakakalimot sa mga plano natin. May isang salita ako, Gilbert. Ikaw at ang mukhang to ang magpapabagsak sa mga Altamonte. Sino ang anak, Mariana? Tanaw mo na nga ako! Mariana, sandali lang. Mag-usap naman tayo. Kapag sinundan mo pa ako, pabubugbog kita sa lahat ng mga lasenggo dito. Wala na yung dating ikaw, Virginia. Patay na siya. Bago mong pangalan ay Margarita Trajano. Eh, ikaw bang anak ni Mariana? Hindi siya anak! Lubayan mo na ako. Hindi ako titigil. Babalayan kita. Cecilia, I would like you to meet Candice Arnaldo. Hindi masasayang ang ganda mo, iha. Cecilia, sandali. Saan mo natutunan yan? Pag sundot mo dun sa spaghetti, dun mo iikot. Inukutsara mo yung spaghetti. Oo. Cecilia, may problema ba? Saan ka natuto kumain ng pasta ng tama ulit? Sa mga rules, ah. Basta masaya, gagawin mo. Dati yun. Ngayon kasi asawa mo na ako, kaya ayokong ikinakahiya mo. Kaya, nung nakita ko sa TV, pinag-aralan ko. That's it? Napaka-jologs naman talaga ng Cecilia yun. Pati pagkain ng pasta, mali. Kain nga ako ulit, ni Mariana. Kakao? Ay, teka lang. Akin na nga yan. Anong ginagawa mo? Eh, wala kasing kalamansi. Eh, may asim ka pa pala. Ay, Marianne, merong guwama na naliligaw sa'yo. Kaulo. Hoy, hindi ko manliligaw yun, ha? At hindi ako magpapaligaw doon kahit kailan. Ang pakla! Ang bitter, ha? Teka nga, merong bang pass? Hihihi, kinikilig yan. Oo, dati kong nobyo yun, pero salbahing lalaking yun. Niwan na lang ako basta-basta. Teka. Ay, si Papa Ricardo ba yung tunay na tatay ni ano, ni Cecilia? Hindi ah! Meron ako ibang nobyo noon. Tapos, yun, ang tunay na ama ni Cecilia. Ah. Eh, haba naman pala ng hair mo. Baka gusto ko po, i-braid ko pa. Eh, nakita mo na, may pagmamanahan naman pala si Cecilia eh. Haba ng hair, oh. Ang ganda-ganda niyo siguro, no? Hanggang ngayon naman. Pero ano na po, in fairness, ah. Napansin ko, si Papa Ricardo tsaka si Cecilia magkahawig. Hoy! Ang layo! Ang bitter talaga. Napaka-defensive. Alam mo, kakain ko na lang to ulit. Grabe. Pass? So, how's my beautiful student? Ay, andiyan ka pala. Sorry, Gilbert, ah. Hindi ko pa kasi tapos basahin itong libro eh. Baka magtanong si Ms. Arnaldo. I appreciate all the things that you did. Siguro kailangan lang muna magpalipas ng oras. I'll take you out. Saan naman tayo pupunta? I'll buy your dress. And let's dine out. Gastos lang yan. May dumating kasi na magaling na designer mula sa Amerika. Kasi Arnold Welbe. I'll take you to him. I think it's time na magkaroon ka ng magagandang dami. You're a different person now. Margarita. Carlos Miguel, sige na. Gusto ko talaga mapagawa ng damit sa kanya. Sumama mo na ako, please. Damit na naman. Hindi ba kakabili mo lang ng damit sa Paris? Eh, yun yung mga gagamitin ko sa opisina. Tapos yung iba, binigay ko kay Esme. Look, hindi naman sa ayaw ko gumastos sa'yo. Pero kahit simpleng damit lang suotin mo, maganda ka pa rin naman. Di bali na nga lang. Naiintindihan ko. Sorry kung makulit ako. Okay, Cecilia. Okay. I give up. Tawagin mo na yung designer. Set an appointment. Pupuntahan natin.
talaga? Thank you, Carlos Miguel. Hindi mo lang alam kung gaano ako pinasaya. And you will see why gustong-gusto kong magpagawa ng damit kay Arnold Duelves. He's a new toast of New York. Okay. Carlos Miguel. Oh, salamat. Ano, pare, huwag mo nang isipin yun. Eh, ganun naman talaga ang babae. Mahirap silang intindihin. Pabago-bago ng isip eh. Pare, yung nagustuhan kayo kay Cecilia, simple siya. Ang dali-dali lang niya pasayahin. And now? Eh, siyempre. Dati girlfriend mo lang siya. Eh, ngayon, pare, asawa na siya ng isang mayaman, nakatulad mo. So, it's still me. And it's still her, si Cecilia. Dapat walang nagbago, di ba? Ayun na tayo. Siyempre, kailangan niyang makibagay. Di ba naisip, pare, iba na yung mundo niya ngayon. So, dapat kong tanggapin na maraming nagbago kay Cecilia? Ano, pare? Just stop being so ideal about her. Just learn how to accept. Kasi, siya naman talaga yung totoong Cecilia na minahal mo dati at minamahal mo ngayon. Siya pa rin yun. Call the client tomorrow. Yes, set up an appointment for 3 p.m. Okay? Yes, okay? That'll be all. Yes, and get me some coffee. Okay? Oh, well, hello! Finally, Mr. and Mrs. Carlos Miguel Altamonte! Such a pleasure to meet you both! Ang dami kong maganda na babasa tungkol sa'yo, ah. Oh, well then, I will prove you right. Let's go inside para masukata na kita. Yes, let's all right. Go. Sir, sit down. We're here. Gilbert, mukhang mahal yata dito. Mahal talaga dito. But you deserve it. Okay lang talaga kahit huwag na. Sanin naman ako sa mga mumulahing bagay lang eh. Cecilia, sinasanay talaga kita sa mga ganitong bagay. Para kapag nakaharap mo si Carlos Miguel, gusto ko tingalain ka niya. Hangaan. Why don't you go inside? Go ahead. Ikakausapin lang ako. Hello, Grace? Yeah. Ano gawa mo na ba yung pinapagawa ko? Excuse me, sir. Pinapatawag po kayo ni Ma'am Cecilia sa taas. This way, sir. Gilbert, bakit? I'm sorry, Cecilia. We have to leave. Bakit ito ang problema? Hindi mo siya nakita? Nasa loob si Carlos Miguel.
Can you turn? Perfect. I love it, Arnold. You're a genius. Thank you. Look at your waist. Yes, I love how you accentuated. I love this, the belt, diba? Everything, the color. It's because you're so beautiful. Carlos Miguel, look. Ang ganda, di ba? Yeah, it's nice. It's nice. Cecilia, nasa reception area ka ba kanina? Ha? Huh? Kailan sabi na mo nakilala niya ako? Hindi ko alam. Pero hindi dapat nangyari ito eh. I'm so careless. I'm sorry, Cecilia. I'm sorry for acting this way. Ayoko lang kasi mauwi sa wala ang mga plano natin. Hindi pa tayo handa. Hindi ka pa handa. Dito lang ako nagsusukat. I mean, paano ko naman iiwan itong mga gawa ni Arnold? Ang gaganda. Yes. Thank you, Mrs. Altamonte. Of course. Tama nga yung nabasa kong reviews, Arnold. You are the toast of New York. So they say. Buti na lang napilit kila dito, Carlos Miguel. I mean, look at this. Ang gaganda. Anyway, okay na ba magsusukat pa muna ako? Sige, okay lang, okay lang. No, okay, let's go. I want you to try this. I love this. May titignan ako sa labas, ha? Okay. Hindi ko na alam kung sasabihin ko sa kanya pag nakita kami. Hindi pa ako handang makita si Carlos Miguel. Sabihin mo siya, pinakita mo ba siya? Good. Tandaan mo lang, lagi kong sinasabi sa'yo. Hindi na siya ang Carlos Miguel na nakilala mo dati. Hindi ka na nilang sisilang dapat umarap sa kanya. Let's go. Ako makapaghintay. I can't wait to wear an Arnold Wellness. Actually, I'm more excited to see an Altamonte wear my creation. Oh, Carlos Miguel, saan ka galing? Clean-up ka na ba? Hindi, nandun ako sa labas. May iniisip lang ako. Tell me. No, it's okay. Did you have fun? The best. Iniisip ko na ako paano ako makakabawi sa'yo eh. Thank you ulit, Carlos Miguel. And thank you, Mr. Wellness. My pleasure, sweetie. Let's go. Yeah. See you soon. Bye! Bye! Baka naman kahawig niya lang yun. Kung ako nga eh, minsan napagkakamalan nila ako si Ding Dong Dantes eh. Hindi, pero pare, seryoso. Kamukhang kamukha niya si Cecilia. Hinabol ko pa siya. Wala. Nawala lang. Alam mo, masyado ka lang kasing nai-stress eh. Kakaisip mo na nagbago na si Cecilia. Kaya yun. Alam mo, baka nga ako eh, tingin mo sa akin ako na si Cecilia eh. Pare, hindi. Naalala mo nung wedding, may nakita akong kamukhang kamukha rin ni Cecilia. Carlos Miguel, ako to. Hindi kaya yun yung baliw na yun? Yun yung nanggulo nung sa kasal nyo? Posible, pare. Walang sugat yung babaeng yun. Tapos maayos pa manamit. Hindi pwede. O kaya naman, doppelganger or evil twin sister. Okay, basta. Naubusan na rin ako sasabihin sa'yo eh. O kaya nga ako pumunta rito para mag-chillax. Na-stress na rin ako eh. Wala. Cheers na tayo. Yeah, Arnold. Yeah, I'm really sorry. Nagkaroon lang kasi ng konting changes eh. But I'll keep in touch. Yes. Thank you. Akala ko ba magaling na designer si Arnold? Bakit mo kina-cancel? Nahirap na kasi.
Baka mahalata niya na yung pagkakahawig niya doon sa asawa ni Carlos Miguel. It will just spoil her plans. Pero, paano pag pinakilala mo ako sa kanila? Hindi ba nila ako mamumukaan? Anong gagawin ko? Anong sasabihin ko? Pag pinakilala na kita sa mga tao, wala na silang sasabihin. Papakilala kita as my fiancé. Fiancé? Yeah, fiancé. Nobyo na ha, mapapangasawa. Huwag ka mag-alala. Palabas lang lahat. Hindi totoo. Na iba akong mahal. Sino? Hindi ba siya magsaselos? Hindi. Have the rest. You have a long day tomorrow. Carlos Miguel? Thank you for everything. Mahal na mahal kita. Mag-juice ka muna. Salamat po. Sabihin mo kay Gilbert, maaga kayong umuwi, ha? Ipagluluto ko kayo ng hapunan. Maraming salamat po, Aling Edita. Oh, kamusta ka na? Do you feel better? Maraming salamat sa inyo ni Aling Edita. Dahil sa inyo, hindi ko naramdaman na nag-iisa ako. Wala yan. Saan nga pala tayo pupunta? Dadali kita sa ibang designer. Papatahi tayo ng damit mo. Tapos, magsha-shopping tayo. Okay lang ba sa'yo? Tsaka pala, suot mo to. Let's go! Bagay sa'yo. Oh, ingat kayo, ha? Sige po, malang. Salamat po. Sige. Thank you.
Thank you. Sige. Okay niya, sir. Palagyan na lang doon. Thank you. Alright. Sige. Candice. Oh, Gilbert. Hindi ka na sumunod sa taas? It's okay. I was on the phone eh. Hmm. Anyway, I would like to thank you for doing this. Gilbert, nagawan mo rin ako ng mabuti noon. So, masaya akong nakakabawi sa'yo ngayon. Is she ready? Well, I hope you like what she's become. Itsura ni Cecilia? Hindi na siya si Cecilia. Simula ngayon, kikilananin kang Margarita Trahan. I have organized grand parties before. Then I want this to be the grandest of all. Para saan po bang celebration na to? I want to introduce my fiancé to the society. Margarita Trajano, soon to be Zalameda. She must be a lucky girl. Ningit ka, no? Once in your life, pinantasya mo si Gilbert. Somebody's inviting us to his party. Lola, may conflict nga mga Altamonte at Zalameda. You know, I think Gilbert's up to something. Handa ka na bang humarap sa mga Altamonte? Oh, Gilbert, handang-handa na ako. Lalong-lalo na kay Carlos Miguel Altamonte.